Kumusta ka, gitara? Maraming salamat sa pagpasyal sa channel ko ulit, sa suporta mo at sa panunod ng mga videos ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, i-check mo tong link na to para sa guitar basic tutorial natin. Or i-check mo rin yung playlist sa channel ko para mapanood mo yung mga ibang videos natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung basic strumming. Ang strumming ay isa sa pinaka-importanting bagay o fundamentals ng pag-aaral ng gitara. May alam ka lang na isang kanta, G and C chord lang, at simpleng strumming lang. Masarap na sa pakiramdam. Parang ito na yung stepping stone mo o inspirasyon mo na mag-aral pa more tungkol sa gitara. Ang pag-strum ng chords ay ginagamitan ng thumb, daliri, or pwedeng pick. Sa thumb, example natin, ang open G chord at ang open C chord. Or pwede rin ng daliri. Minsan, ito ang ginagamit ko, yung nails or yung kuko natin. Gamitin ulit natin ang open G at C chord. Kung mapapansin mo, iba ang tunog ng gamit ang thumb at ibang tunog ng gamit ang daliri. Medyo malalim ang thumb at mababaw o brighter ang daliri. Ang pangatlo ay ang paggamit ng pick. Ang pick, pwede siyang upstroke at pwede siyang downstroke. So napansin mo, sa tatlong strumming technique, ang pick ang pinaka mas malakas at brighter. Kagitara, may rules din tayo sa basic strumming. Reference siya ng basic chord rule din. Example nito, ang open G chord. Pwede nating i-strum ang lahat ng strings kasi lahat ng string sa open G chord ay related siya. Pagdating sa D chord, iba ang tunog niya. Para kang sintunado or pag may nakikinig sa iyo, parang wala ka sa tono. Kasi ang open D chord hindi kasama yung E low E string or yung A string. So pag nag-strum ka ng chords, lagi mong tatandaan kung ano ang string ang tatamaan mo para eksakto yung notes mo doon sa chord mo. Or sa madaling salita, iwasan mo ang string na hindi part ng chord. Katulad nito kagitara. Piniplay ko yung buong G chord at piniplay ko lang yung D chord na hindi kasama ang G at ang A note. May instances din kagitara, lalo na sa mga advanced guitarist or talagang magagaling sa gitara. Pag may mga unwanted sound or nadadama yung ibang strings na hindi related doon sa chord or yung note hindi related doon sa chord, ay minumute nila. So ito yung introduction natin sa basic muting natin sa mga susunod na videos natin. Pwede mong gamitin ang thumb sa pagmumute ng strings, ang fretting note or yung kaliwang kamay mo na nagpe-fret ng mga chords at notes
para sa pagmamute din. Or ang picking hand mo sa kanang kamay para magmute din ng notes or string. Example, kagitara, sa paggamit ng thumb para sa pagmute ng string. So sa open D chord, ito lang yung string or notes na pwede mong i-strum. Yung open D string, yung G string ng 2nd fret, yung B string ng 3rd fret, at ang high E string ng 2nd fret. So ito yung forma niya or yung shape niya. So pag ginamitan natin ng thumb para i-mute siya, ganito na. Ipapatong mo lang yung thumb mo, huwag mo lang i-DDN, parang nakapatong lang siya para hindi siya tumunog. Kung maririnig mo kagitara, sunod kagitara ang paggamit naman ng picking hand o yung kanang kamay natin para mag-mute ng strings habang nag-i-strum. Ang strumming ay hindi lang basta-basta upstroke or downstroke. Kailangan mo din lagyan ng melody, ng embellishment or pattern based dun sa kanta. Example nito ay so yun lang kagitara ang basic strumming natin. Sana may natutunan ka sa video na ito. Sana i-like, subscribe mo din ang channel ko kagitara. Maraming salamat sa suporta mo. At mag-iingat ka palagi. Enjoy! Yung ba ang tunog niya? Para kang sintunado or pag may nakikinig sa'yo, parang wala ka sa tono. Kasi ang open D chord, hindi...